Mami, mo dyan ito. May pick-up na yan. Yes, sir. Meron na. Nay, on na po tayo. Nakakaya naman sa inyo, sir. Hi na po tayo, Real Life! Hi! Welcome, Miss Boca! Thank you very much! Ayan po. Hello po sa... Lapit mo na. Hello po sa ating mga kababayan, mga ka-DDS sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Andito po tayo ngayon sa... Bahay ni Tita Jo. At nasaan tayo ngayon? Dalang City, Vietnam. Ayan. Pakilala naman po tayo. Okay. Sir, Brian. I'm Brian. Bernard. Ako po si Josie Maharay. Alexis Kuku. Aleli po, kamusta po nanay ko, tatay ko. May po. Cheska po, baby namin dito. It's my dear, I'm Philip. I'm Edwin po. I'm Ate Paula, mapag-game na si Stella. I'm Bobby. Hi, I'm Lovely. Ryan. Maverick po. Kamusta? Para may follow me, hashtag na siya. Shoutout na sa mga tiyo. Pag-ibaglo. Nagbigay mo si Asek. Ano kayo yung ano to? Banseo. Ito po ang pagkain na Banseo. Opo, abangan po ninyo ang DDS podcast po natin, special edition. Kasama po ang mga kababayan natin dito sa Vietnam. At kagabi ay nakita nila si Tatay Digong, tama po ba? Yes! So, kamusta po yung experience na dinalo kayo ni Tatay na napanood siya nag-speech? Sobrang masaya! Nakakabulig pa lang ito. Nakakasama mo ang pagkatatay niya talaga. Siyempre po, narinig nyo si Tatay na nagsalita kagabi. Eh, kayo naman po, short message na lang po para kay Tatay. Tatay, alam mo, starstruck pa rin ako hanggang sa ngayon. Hindi na lang nilasabihin ko. So, take care of your health. We love you. We will fight for you. Sinabi mo yan kagabi, we will fight for you. We will also fight for you. Tatay Dikong, we will support you for everything. Lahat kami dito ng OFW is... We love you all. We love you, Tatay Dikong. God bless you always. Maraming salamat po, Tatay Dikong. Kahit po malayo kami, susuportahan namin kayo. Ayan. Madam. Ikaw. Tatay Dikong, thank you so much kasi na-minute mo kami kagabi and lahat ng OFW para sa'yo. We love you. Thank you po for giving us our pride as a Filipino and giving us hope na may pag-asa pa tayo to become a great nation again. Yes! Hello po, Tatay Digong. Maraming salamat po at binigyan nyo kami ng chance kagabi. And nandito lang po kami to support you. So, thank you po sa pagpapalakas po ng loob namin kahit na sa malayo po kami sa Pilipinas. Yun. Tulong-tulong na po tayo para sa pagbabago. Is it my turn? I'm sorry, I cannot speak Tagalog, but I can speak English a little. So, what can I tell for you, President Duterte? Continue to fight for Philippines and Filipino. You're doing a great job, and wish you good health and to run again after. May. Tatay Digong, salamat sa pagdating kagabi. Maraming salamat. Ate, ba't umiiyak ka, ate? Ba't ka doon naiiyak? Kumayo ka! Sige po, yung feeling na nakaharap namin siya kagabi, we were given the chance to see him, mag-selfie, of course, pero yung assurance na we will build a better Philippines for everybody, especially sa mga anak namin. Yeah. Yeah.
ko, hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Solid. Tatay Digong, kung may hihigit pa po sa salitang salamat, iyon na po yun. Maraming salamat po from the bottom of our heart, from OFW, Filipino Community in Danan. Salamat po muli. Salamat po sa pagdala mo sa amin. Sana manatili ang kalusugan ng pangatawan at matupad mo ang pangarap po sa amin, sa ating bansa. Yes. 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 Tatay Digong, thank you po. Nakasuporta po kami sa inyo sa paglaban sa corruption. Salamat po, Tatay Digong. Kasalitan po kami. Thank you very much po sa pagdala niyo sa amin dito sa Vietnam. Yes. Tatay, continue to fight the drugs sa ating bansa. At umaasa kami na yung mga anak namin ay safe na dahil sa'yo. At saka continue your passion, your dedication, at lahat-lahat, just be yourself hanggang matapos mo yung term mo. At sana nga, after 6 years, we will run again for president and we will vote for you again, Tatay. Thank you. Tatay Digong, thank you very much for coming last night. So, we hope na you take care of yourself because whatever happens, we're always behind you and we're always going to support you. Maraming salamat kay Mr. President Rodrigo Duterte. Talagang magandang experience na nakilala namin siya, na meet side to side, oh. Tapos, at ito, lahat ng OFW nakasuporta sa'yo, pati kahit war on drugs mo, diretso lang, suportado namin yan. Maraming salamat. Yes. Ayan, ang sabi po ng ating mga kababayan, sabi ni Merlion Selimrof, wow, ang ganda ng mga mensahe ninyo. At ang mga kababayan natin naman sa Rome, Italy, sabi, God bless us all, from Espanola Junior Cordero, Jimmy. At sabi po nila, maganda po yung inyong mensahe, nakaka-touch daw po. At tunay nga na napakaraming Pilipino ang nagtitiwala kay Tatay Digong. Yes, of course. 100%. Ayan po, kaya po. Kaya po, syempre di natin may iiwasan na mayroong mga nag-iingay sa atin. Kakunti na lang sila, pero mas marami tayo. No, mas maraming tahol. Kanina umaga, marami na kami kaaway sa ABS. Kanina umaga. Kasi unfair, biased, one-sided, lopsided na news. Sana we look for a fair and balanced na news reporting. Yun lang naman. Hindi naman kailangan lopsided. Balance lang. Ayan po ang mensahe ni Sir para po sa mga mainstream media. Dahil nga po, hindi po ba ang tagumpay ni Pangulong Duterte, tagumpay po nating lahat yan. Yes. Kaya po, yes. Sana po yung mga kaibigan natin sa media ay tama yung sinabi ni Sir. Maging balanse. Balanse lang. Opo. At sana i-highlight ng media, no, yung mga magaganda dito sa Italia. Lagi nilang ano eh. Lagi nilang masama eh. Kung gusto nyo ba sa engagement nyo, maging balanse kayo. Maging balanse ang media. Yun lang kasama namin puti. Pag sabi pupunta sa Philippines, akala nila mamamatay sila. Kasi sabi namin, hindi kayo mamamatay doon. Mas safe kayo ngayon. Mas safe. Kaya sana naman. Yung sa international news na Pilipino. Tanggalin na natin ang pagkatalangka ng utak ng Pilipino. Yung pinapanood namin international news. Ano daw si, may agent din sa Pilipinas. Siyempre, ina-explain ko kay Pilipino. Hindi yun totoo. Mananalo ba yan kung ano, kung may ganun-ganun. We love him, kaya yan nanalo. We have many fake news. Fake news. Yeah, fake news. Everywhere. Eh, nakapentuhan yung mga tao, tourism. Ma'am, mensahe yun na lang po. Di tama po, yung sa ating mga kapwa Pilipino na nasa media, mensahe yun na lang po. Kung ano yung na-experience nyo bilang nakatira po sa ibang bansa, kung ano yung epekto ng mga negatibong balita patungkol sa bansa po natin. Kasi po, kami po yung nasa labas. Kumbaga kami nasa giyera. Ngayon, sa ginagawa nila, ang ganda na kasi ng laban namin eh. Yung mga antas na tingin sa amin ng mga
tao dito, skilled, magagaling ang mga Pilipino. Ang problema, lagi nilang nababalitaan yung pangit, pangit, pangit. So, akala nila, ang Pilipinas, mamamatay sila pag pumunta. Sabi namin, hindi, maganda ang Pilipinas. Talaga lang kami ngayon is nasa transition period na inaayos namin ang lahat-lahat. Later on, hahanga kayo sa susunod na ganda ng Pilipinas. Kaya po, ayan, abangan po ang special edition ng DDS Podcast. Kaya, oh, solid mo na, solid! Duterte! Yan! Okay, ayan po ang patunay na hindi mga troll ang supporter ni Pangulong Duterte. Puro kami! Sorry na lang kayo! Tao kami, hindi kami robot! Hindi kami robot! Yung kaaway namin kanina, puro robot! Ayan po! Sige po, so sige po, ayan po, at kaya na rin po tayo! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay si Duterte! Mabuhay! Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay! Mabuhay si Mocha Luzon! Mabuhay! Salamat po! Delicious!